Hi guys, this is Jay Black TV. Pinakabagong YouTube channel. May mga monitor ba kayo tulad nito na nakatago lang o naka-imbak lang sa mga bodega natin, or baka di na talaga na nagagamit kasi medyo may kalumaan na tulad nito. Itong Acer na monitor na V193HQV na model. So, for this video, itong lumang monitor natin, gagawin natin siyang smart TV or Android TV. So, ano ba natin gagawin? So, ano ba i-set up natin at saka i-discuss natin kung ano yung mga kailangan natin para maging Android TV itong old monitor na naka-imbak lang. So ayun na nga guys, ano nga ba ang gagamitin natin para maging Android TV or Smart TV yung old monitor na sinasabi ko? First, kailangan natin bumili ng HDMI to VGA, kasi HDMI itong input, HDMI to VGA, kasi yung, di ba, yung connection ng monitor to PC, it's VGA. So ito po siya. Yung gamit ko ngayon, Ugreen, yung brand Ugreen. Tapos, di ba, ito yung input. Ito USB power niya, pero kung di naman siya kaya talaga kailangan, ito yung audio input niya. Dito niya isasaksak yung 3.5mm jack. Tapos, itong Mi Box 3. Ang, ano to siya eh, Android TV Box or Smart TV Box na set up. Kasi, di ba alam naman natin na napaka-expensive ng mga Android TV or Smart TV. Kung yung mismo talaga yung bibilihin nyo, nagko-cost around 60 or 40, yung pinakamababa, 40,000. Pero itong Mi Box na to, Mi Box 3 ng Xiaomi, nagko-cost lang to ng 3,000 or 3,500. Nasa ganung price range lang siya. So ano nga ba ang nasa likod niya? Paano siya i-connect? Nakikita nyo ba? HDMI port niya, dito mo isasaksak ito si HDMI input niya. Tapos yung power source niya. Okay, connect natin yung power source, may power cord doon. Tapos USB port, tapos audio port. So audio. So pwede din natin dito i-connect yung audio. So paano natin magagamit na speaker yung monitor, wala naman yung built-in speaker. So kailangan din natin ng speaker. Pwede rin yung mga compact speaker na ginagamit natin sa mga PC. So guys, ito yung sinasabi ko, yung speaker na paglalabasan ng audio ng smart TV natin or Android TV na compact lang na smart na speaker edifier. So, si-set up na natin to guys ha. So, i-set up natin siya guys. I-connect natin itong VGA cord natin dito sa HDMI to VGA converter ng Ugreen. Ugreen yung brand. Mga nagko-cost lang to guys, mga 400 ata, 400 or 450. Basta, tsaka yung speaker natin guys, speaker natin mga around 690 or 700 ba yung speaker. Wala siyang ano, bass. Ayan guys, dapat i-lock talaga natin. So, napakasimple lang, di ba? Yan ang connection na magiging. Tapos, i-connect natin din yung 3.5mm dito natin i-connect para mas direct siya dito sa Mi Box natin or Android Box, depende kung anong gusto niyo. So i-set up po talaga siya guys ha, wait lang.
So ayan guys, natapos ko na siyang i-set up or i-connect yung mga kailangan natin connect dun sa likod ng Mi Box. Tsaka guys, yung speaker natin na Edifier, USB power siya. USB powered, so dun ko siya i-connect dun sa USB port dun sa Mi Box natin. Kasi kaya para di na tayo maano. So to turn on ko itong monitor. So yan, nakikita nyo guys, no signal kasi di pa natin na turn on yung Mi Box natin. So ito, turn on natin siya. Oh, wala. May ano na tayo, may instant Android TV na tayo or smart TV. So mga cost ng total cost niyo guys dito, 3 palagay na natin 35 yung ano, 35 yung Mi Box, tapos plus mga 400 to 400 something yung HDMI to VGA converter natin. So ilan na ba yun? Mga lagay natin mga 4K. Tapos yung speaker na Edifier na nasa mga 600 or lagay natin 7. So mga bale suma total 47 yung nagastos lang natin para magkaroon ng Android TV, dahil nakatambak lang itong old monitor natin. So ayan guys, sample natin. Turn ko yung volume. Tsaka baka in the near future guys, magse-set up an unboxing ako pag may dumating na bagong box. Para i-share ko sa inyo ang nasa loob ng box tsaka paano siya i-set up. So ayan guys, yung Mi Box natin ay yung Android TV natin. Yan guys, oh, may Netflix na, built-in tong Netflix eh. Kaya itong Spotify, ano to, hindi to siya built-in. At saka itong Facebook, pati na to, TTV. Downloaded lang ito, mga downloaded apps to. Itong Red Bull TV yung built-in niya, at saka yung Netflix, tapos itong YouTube. Na pinakaburito natin lahat. Kasi dito tayo nag-vlog at saka nag-uploads ng videos para... Tsaka ito nga pala nung Android software nito guys, itong Mi Box 3. Ano to siya, Android, kaya tsaka lang at check natin kasi mukhang Android 8 something to eh. Saan ba yun makikita? About Mi Box 3 model, Mi Box 3 version, yan po, version 8.00. At saka try natin sa YouTube. Yan guys. Pero may ibang yun yung remote niya. Nakabalot ba ng plastic? Asian ba plastic? Meron siyang voice command dito. I-click mo lang siya. Tapos pag gusto mong i-open yung mga apps niyo or ano ba, mga pwede din siyang ano, i-downloadan ng games, pero kailangan mo na yung joystick niya, na Bluetooth joystick niya. Pero wala tayo nun, so dito lang tayo sa apps. Search ko, active, ipindot ko to, tapos i-open ko yung YouTube gamit ang voice search. Open YouTube. Opening YouTube for Android TV. Oh, Android TV talaga. So ano ba? Tsaka guys, don't forget to subscribe dito ah. Para promote ko lang yung channel natin. Okay, sali na rin ninyo tong Tough and Guy. Tapos, ano bang magandang panoorin sa YouTube? Opening week ng ano, NBA. So try natin. Watch Rocket.
Ano nga yung naro kanina? So, NBA tayo guys ha. Take natin to. Golden State Warriors versus LA Clippers. Laro nila kanina eh. Alam naman natin yung Pinoy, mas fans yung Golden State. Kasi doon tayo sa malakas eh, yung Pinoy. Nagbabanoy doon, sorry ah. Jesus, sorry. Cubs tayo eh. Kaso, wala na eh, nagpera na. Yan guys oh. Pasensya na, medyo malabo yung ano ah, yung video kasi cellphone camera lang yung gamit natin. Wala pa tayong budget dun sa ano, mga high-end ah. Yan oh, yung mga idol yung mga boss oh. Tsaka pwede kayo mamili, depende sa ano, yung video quality niya. Ay sorry na, ayan, 720 pixel lang yung available niya. So, pwede din siya sa 4K guys. Support din din ng 4K resolution. Ito ang Mi Box 3 natin. Yan lang guys. Nakatipid na tayo. 4,500 4,700 lang. Yan bro. Sample na yan. Highlights and turn. So, punta tayo sa iba. Netflix, meron din siya Netflix, pero wala akong Netflix account eh. So, preview lang to. Yan. So, diba, may 30 days trial siya na free. Pero, ba't pa tayo naman ni Netflix? Meron naman tayong TTV. Downloaded to guys na ano, application or app. Yan, oh, para di siya Netflix. Pero kagandahan nito, free siya. So, tsaka nag-download din ako ng mga free IPTVs. So, alam naman natin sa panahon natin ngayon, uso na yung IPTVs. Hindi na ano yung cable at tsaka direct satellite. Ayan, oh, may NBA live streaming tayo. Para tutok talaga tayo sa ano, sa NBA. Lalo na ngayon guys, 'di ba, mga boss, wala nang ano free at cable TV sa Philippines coverage. So, sorry. Tsaga-tsaga na lang kayo sa Facebook Live. Yan guys, oh. USA IPTV. Yan. May ano, may free cable na kami. Pero baka later ano, mag-upload ako ng video na kung paano mag paano ko dinownload at sinet up itong IPTV na to. Hindi ko muna siya sasabihin. Pero nakita niyo naman sa video siguro kung ano yun. Ano to, diba? Ola TV. Sinabi ko din. Sample lang to guys ah. Tsaka pasensya na kung medyo mahaba tong videos natin. Kasi pinapakita ko talaga kung paano siya ano, i-set up yung. So yan guys, di ba? 4,700 may ano ka. May ano ka na, may Android TV. Yung old monitor mo na dati nakatambak lang. Tinalo pa yung Samsung. Android TV yan o. Oh. Oh, NBA play. Replay yung ano, TNT. TNT from US direct. Ay, talo yung mga rockets. Namang po ito kanina eh. Hindi ako nakapanood kanina. Yan guys o. Oh. My free keyboard, TNT is brought to you by State Farm. Talk to an agent today. May Android TV, so ano na natin yung Android TV para na siyang computer talaga or PC. So yan lang po na muna guys ha. Kasi medyo nahaba-haba natin yung kwentuhan natin. So salamat sa mga na views ng mga previous videos ko. Tapos
pati na rin sa video na to na medyo mahaba. At saka dun din sa mga nag-like at syempre dun sa mga nag-subscribe sa channel ko. Diyan na magpatuloy pa kayong ano, tangkilikin yung mga videos ko. So, that's all muna guys. Mga boss, matsala.